Hi guys, welcome to my channel. Ngayon pag-usapan natin kasi maraming nagtatanong no tungkol sa mga manggagawa o mga workers na under ng agency. Maraming silang tinatanong kung tama ba 'yung ginawa sa kanila, bigla silang tinanggal, hindi ba sila tama ba na hindi sila nabibigyan ng mga other benefits kasi nga under agency sila. So, 'yun 'yung sasagutin natin no. Kung ano ba talaga yung karapatan ng mga employees under agency. No, pag sinabi kasi natin agency, tatlo po ito, no? Si principal, yun yung si company na nangangailangan ng worker. Then nandiyan si agency, siya yung nasa gitna, siya yung mag-provide kay principal ng mga manggagawa. And then, nandiyan yung mga manggagawa natin, yung mga employees. So, tatlo po ito. Tatlong parties po involved dito sa kapag ang isang empleyado is under agency. The principal, which is the company. Then, the agency na provide ng worker. And then, the employees. Okay. So, marami kasing nagtatanong, no? Dahil, minsan may mga company na, sige, kuha na lang tayo ng agency. Kasi pag kumuha tayo ng agency, anyway, madali nang tanggalin yung empleyado. Kasi kukuha tayo ng directly hired, then magiging under the probationary period, tapos magiging regular, magkakaroon ng security of tenure, tapos ang hirap na tanggalin. Like pag agency, ang nasa isip nila, connotation natin, ang nasa isip nila, di madali nang tanggalin ang mga empleyado kasi nga under agency. So kung ayaw mo doon sa empleyado, request ka doon sa agency na whatever grounds it is, you can request sa agency o agency, ayoko na itong taong to kasi hindi ko gusto yung attitude nito or ayoko na ito kasi basta ayoko lang sa kanya. So palitan mo to. So pag ganun, bigla na lang nawawala ng trabaho yung empleyado at tinatanggal na lang siya ng kumpanya at ang ginagawa ng agency, pinapalitan na lang ito ng bagong empleyado. Kaya mostly, may mga company na nagre-result talaga na kumuha ng agency. Okay? Kasi nga, yun yung kanilang paniniwala. Okay? But actually, sa batas, hindi po yung ganun, no? Ang mga empleyado under agency, meron pa rin silang security of tenure. Universal po kasi yung security of tenure, no? Nakasaad yan sa ating 1987 constitution. So lahat ng empleyado covered yan, kahit anong status, kahit anong type of worker, covered na security of tenure. Okay, so maging ang mga empleyado natin under agency is hindi basta-basta pwedeng tanggalin ng principal or ng agency because itong mga taong ito, mga empleyadong ito ay entitled sa security of the Lord. Pero tingnan natin, no, based on labor code, when we speak of agency or mga tawag natin dito job contracting o yung mga job contractors, no, under ito ng article 106 to 109 ng labor code. Now, because meron tayong articles 106 to 109, si regarding sa pag-regulate ng mga agency na ito, yung mga job contracting ang tinatawag, kumuha si DOLE ng department order, no, para i-implement yung articles 106 to 109. Okay. Now, ang pinaka-latest natin is yung 2017 o yung DO 174 series of 2017. Okay. Dun pa lang sa section 1 makikita natin na so babasahin ko ha. Section 1, non-permissible forms of contracting and subcontracting arrangement undermine the constitutional and statutory right to security of tenure of worker. So ibig sabihin, hindi pwede o hindi pinapayagan na baliwalain yung tinatawag natin security of tenure ng mga workers under agency. Okay? So, dun pala sa section 1, sinasabi na dito ng DO 174 na itong mga employees under agency
meron silang tinatawag na security of tenure. Okay? So, tignan natin yung sinasabi ng DO 107 when it comes sa pagtatanggal ng empleyado. Okay, so doon lang muna ako magfo-focus sa pagtatanggal ng empleyado. Okay, tignan natin yung section 10. Right? So, basahin ko po yung section 10 ha. So, all contractors, subcontractors, employees shall be entitled to security of tenure and all rights and privileges as provided for in the labor code, including the following, yung labor standards, yung retirement benefits, social security, safe and helpful condition of work, lahat ng yan, no? Lahat ng rights ng mga empleyado na nakasaad sa labor code of the Philippines based on DO 174 ay entitled lahat ang mga employees under agency. So, dito sa section 10, from section 1 na security of tenure, sa section 10, sinabi ulit na ang mga employees under agency, meron silang security of tenure. So, hindi ibig sabihin na, okay, ako'y under agency ako, tapos pinag-initan ako ng supervisor, and then sabi ng supervisor, hindi, tatanggalin, papalit ako ng bago, tawagan mo agency mo. Hindi po pwede yung gano'n. Kasi nga, meron security of tenure ang lahat ng empleyado under agency. So, yun yung nakasaad sa section 1 and then sa section 10. Then sabi sa section 12, may effects kasi kapag the violate sa security of tenure under section 10. So, ang sabi dito, violation of section 10 shall render the principal, the direct employer of the employees of the contractor pursuant to Article 109 of the Labor Code. So, yung security of tenure, once na na-violate siya based on Section 10, si principal, yung company, magiging siya yung direct employer ni employees. Ulitin ko. Kapag na-violate ang Section 10, o yung security of tenure, si principal, siya yung magiging direct employer ng employees. Halimbawa, kung hala si company A, hinar si agency B. Now, si agency B, hinar si employee C. Para iba to kay company A. Now, si company A, siya yung principal. Si agency, siya yung agency, si agency B. And then si employee C, siya yung employee under agency na nag-deploy kay company A. So, si company A yung principal na tinatawag natin. Alright? Now, kapag ginawa ni company A, tinanggal niya agad-agad si employee C. Ayoko na kay employee C. Agency B, tanggalin mo si employee C, palit ka ng bago. And then, hindi sinunod yung principle of security of tenure, principle of due process, yung mga provisions na nakasaad sa just causes of termination. Kapag hindi lahat sinunod yun, ang mangyayari, si employee C ay magiging direct employer niya, hindi na si agency, but si principal na. Okay? Kasi sa relationship na to, the principal, the agency, and the employee, ang employer talaga ni employee, si agency, hindi si principal. Okay? Kaya lang, kapag na-violate yung section 10, ang mangyayari, si principal na ang magiging employer. In the eyes of law, si principal ang magiging employer ng employees. Kahit na under agency pa si employee. So, yun, malinaw tayo doon sa section 12. Okay? Kapag na-violate yung section 10, the principal shall be rendered as the direct employer of the employees. So, tanggalin natin yung idea na kapag agency is pwedeng tanggalin basta-basta. Hindi po yung ganun, no? Maari pong sumabit si company. So, for example, si company, meron siyang supervisor. Hindi alam ni supervisor na ito yung sinasabi ng batas.
bigla na lang siya nag-request kay HR coordinator ni agency na, hindi, agency, tanggalin mo to kasi ayoko ng ugali nito, o ayoko ng asta nito, or ayoko ng pananamit nito, tanggalin mo yan. Nang walang grounds. Kapag yun ang nangyari, ang right ni employee is to file an legal dismissal case, especially kapag hindi siya binigyan ng trabaho ng ibang trabaho ni employer, ni agency. Ang mangyayari nun is yung principal, yung company, siya yung magiging direct employer ng employee. So, ibig sabihin, ang pwedeng habulin ni employee, hindi lang si agency, but pwede siyang dumirekta at habulin si company. Okay? So, clear tayo dun, ha? That's why if you are under agency, okay, huwag kayong, tandaan nyo, you have rights for security of tenure. Pwede lang kayong tanggalin kung magkaroon ng just causes for termination. Ito yung mga serious misconduct, gross habitual neglect of duty, commission of a crime against the employer, insubordination, and then other analogous cases. So siguro later on, didiscuss natin kung ano yung mga just causes for termination. Now, if tinanggal kayo nang wala doon, that's illegal dismissal. Okay? Even if you are under agency. Okay? Now, what if, tanongin niyo sa akin, okay, tinanggal ako sa company, pero sinecure naman ako ni agency at binigyan ako ng panibagong work, eh, okay tayo doon. So, at least you have work, no? At binigyan ka agad ni agency ng work, so wala tayong problema doon. Ang problema kasi dito, tinanggal ka tapos biglang si agency walang maibigay sa'yo ng trabaho, and then yung pagkakatanggal mo is hindi valid or hindi legal. Okay, so that's the problem. Pero kung hindi legal yung pagkakatanggal sa'yo, hindi sumunod sa due process, pero sa agency naman, sinecure ka at binigyan ka ng bagong trabaho, then that's good and that's fine. Pero pag binigyan ka ng trabaho at hindi mo type yung trabaho, or malayo sa bahay mo, or feeling mo hindi mo kaya, and then you can complain, no, for illegal dismissal kasi tinanggal ka nung company ng ganun-ganun lang. So again, guys, hindi kayo pwedeng tanggalin kahit na under agency kayo, so kasi protektado kayo ng batas. Meron kayong security of tenure. Okay? So, I hope you learned something. And don't forget to subscribe, like, and share. I-share nyo to sa mga employees under agency. And then, sulit ko sa description below, no? Yung sinasabi ng DO-174. Okay? Now, for our next video, tingnan natin yung mga effects ng termination of employment under agency. Kasi iba-iba yan. Iba-iba yung effects ng termination under employment if you are under agency. So, for our next video, yan ang tatalakayan natin. Okay?